Guys, it's me again, Nika Valdez, and welcome back to my channel. Gagawa ako ng panibagong vlog. At ang vlog na to ay sasagutin ko yung mga questions nyo doon sa aking vlog nung nag-review ako sa isang rejuvenating set. Ayun, ang dami kasing tanong, ang daming comments doon about sa rejuvenating set. So, ayun, dito ko siya sasagutin at sana may matutunan kayo. Sa mga hindi pa nakakapanood ng review ko na yun, eto siya, eto yung vlog na yun. Ayan, review ko lang siya ng 7 days, dire-diretso, at makikita niyo doon yung result. Yung rejuvenating set na to is, yung pangalan niya is Beauty Explode. So, ayun, hindi ko na papatagalin tong intro na to. Let's start! So, first question natin is from Christian Berdida. Ate, umaga po ba gamit niyan or gabi lang ang gamit niyan? So, for you, Christian Berdida, meron kasi siyang, di ba, set na siya. So, may panggabi siyang cream at may pang-umaga siyang cream. And yung sabon niya is, magagabi pwede mo siyang gamitin. So, ayun, may cream siyang panggabi at may pang-umaga. And yung toner niya is, pwede din siyang pang-umaga at panggabi. So, ayun, pwede siyang pang-umaga at pwede siyang panggabi. So, ayun, sana nasagot ko. Next question is from QTJ. So, yung tanong niya is, hi, can I ask po if pwede po ba ako maglagay ng baby powder sa face ko while nagre-rejuve? So, actually, ako kasi, pag nagre-rejuve ako, is hindi na ako gumagamit ng baby powder. So, finifill ko talaga yung glass skin. Charot. Pero, pwede naman siyang lagyan ng baby powder. QTJ, pwedeng gumamit. So, next question is from Roslyn Ballesteros. So, ate, pwede po ba siya sa 15 years old? So, para sa akin lang ha, hindi ko ninalahat. Rejuvenating set po kasi siya. So, medyo matapang siya. So, as 15 years old, parang medyo bata pa yung skin mo. Kung ikaw si 15 years old, para sa akin, bata pa yung skin para gumamit ng rejuvenating set. Pwede naman siguro pag 18 or 19 up, pwede na siyang gumamit. Para sa akin lang. Kasi, masyado pang bata for 15 years old and masyadong matapang yung rejuvenating set. So, ayun, para sa akin lang. Hintayin mo na lang mag 18 ka, Roslyn, saka gumamit ng rejuvenating para hindi masyadong masunog yung mukha mo. So, next question is from Catherine Yaneta. Pwede po ba maglagay niyan gabi lang? Kasi ano, set kasi siya, 'di ba? So feel ko yung sunblock naman is kailangan talaga natin siya pang-protect sa araw and kailangan natin 'yon para hindi masyadong mangitim yung mukha natin or hindi masyadong masunog. Para sa akin is kailangan pa rin yung gumamit ka sa umaga ng sunscreen para at least sobrang ganda ng result. So, ayun. Next question is from Jane Gonzalez. So, ayun. Ang question is, normal po ba na 9 days kung ang ginagamit ay namumula at medyo nangingitim? Siguro yung face niya, medyo namumula at nangingitim yung face niya. So, ako kasi is
feel ko talaga nangitim din yung mukha ko. Nangitim talaga ako. Then, para sa akin is yun yung mga lumabas na yung dead skin natin. At handa na siyang magbalat. So, handa na siyang magbalat. Kaya siya nangingitim. And yun yung dead skin na tinatawag. Para sa akin lang ha. So, ayun. Natural na siguro yun. Kasi it means na mamamalat na yung mukha mo. Paunti-unti nang lumalabas yung result. Para sa akin, isa din yun sa result. Mangingitim ka muna bago maging glass skin or maputi, pumuti ulit yung mukha mo. So, ayun. So, next question is from Tina Puntilo. So, ayun. Ang question niya is, ma'am, makatipo ba ang ilang pag ilang araw na ang gamit? So, ito po talaga ang pinakaayokong nangyari. So, sobrang kati talaga po niya. Natural na po yan. Makati siya dahil mamamalat na siya. Alam niyo yun. Kasi, kaya huwag niyo siyang kakamutin. So, ang ginagawa ko lang nun is, tinatap-tap ko lang, pinapalo-palo ko lang talaga kung saan yung makati, ganun, or pahid-pahid lang. Tapos, kasi pag kinamot nyo siya, masugat siya. So, ayun, ganun lang siguro. Natural na yung pangangati pag gumamit ng rejuvenating set. So, next question is from Abby Surilla. So, ang question niya is, mahapdi po siya. So, oo, mahapdi siya, baby, girl, or sis. Mahapdi talaga siya, sis. Tiis-tiis lang. Lalo na pag namalat siya, tapos nakamot mo yung binalatan niya, and nalagyan mo siya ng toner. So, barang hapdi talaga niya. Pero, yung sugat na mangyayari sa mukha mo is hindi naman pang permanent. So, mamamalat pa rin yun. So, aalis pa rin siya. Maaalis lang din naman yung sugat na nangyari sa mukha mo. Kung nagkasugat ka man, don't worry. Maaalis siya. Huwag ka lang titigil na paggamit para mamalat siya ng mamalat. So, ayun. The next question is from Leia Jamie. Hindi ko alam kung tama yung pronounce ko. So, ang tanong niya is, mahapdi yung toner. Sobrang hapdi talaga ng toner. Siya at yung toner at yung night cream talaga ang nagpapabakbak sa face natin. So, mahapdi talaga silang dalawa. Kaya, pag may sugat or namumula, may sugat sa face mo, asahan mo ng masakit at mahapdi yan. Pag linagyan mo ng toner. Pero, ano naman, mawawala naman yon kapag medyo madali lang naman yung hapdi niya. Tumapat ka lang sa electric fan or kung mayaman ka sa aircon, tumapat ka. Ayun, mawawala din yan. So, next question is from me and Cipre. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko, Cipre. Normal po ba yung second day ko nangingitim face ko? And hindi ako lumalabas ng bahay, lagi akong nasa bahay, hindi na aarawan. So, oo, siya, Ma'am J. May Ann, natural na po yung pangingitim ng mukha pag gumagamit ng rejuvenating. So, yun nga, yung katulad ng sabi ko kanina is yun po yung dead skin natin na handa ng umalis. Charot. Handa ng mamalat. Kaya, okay lang yon. Kahit hindi ka lumalabas, mangingitim at mangingitim po ang face natin bago siya mamalat. Ayun. So, natural na po yon. So, next question natin is from Rachel Cañero. So, yung tanong niya po is, pwede po bang night lang gamitin yung toner kahit wala ng umaga? So, ako kasi, para sa akin is useless po kung hindi gagamit ng toner. Yung sunblock lang, useless po siya. Dahil, andun pa rin, kumbaga andun pa rin yung dumi, hindi niya nalinisan. And, ayun po.
parang useless po para sa akin pag hindi gumamit ng toner. Kaya nasa isang set siya kasi dapat lahat po yun. Nagtutulungan sila para maganda yung result ng face natin. So yun, gamitin mo na lang, Rachel. Gumamit ka pa rin pag morning para at least feel mo fresh talaga and malinis yung face mo. Next question and last question is from Grizel Daryagan. So, yung tanong niya is, 1 week mo pong ginamit, may tumubo pa po bang pimples? So, ayun. Ako kasi yung taong hindi naman masyado matagyawad. So, nung gumagamit ako nito, may tumutubo naman. Ito lang yung advice ko. Pag may tumutubo pong tagyawat or kung ano man po dyan sa mukha nyo, pag gumagamit kayo ng rejuvenating set, hindi po ibig sabihin nun ay hindi effective sa inyo yung rejuvenating set na yun dahil tinatagyawat kayo. Ang mean nun po is lumalabas lang po yung dumi. Nilalabas po kasi ng rejuvenating set or ng rejuvenation yun, yung dumi na nasa mukha nyo. Kaya tinatagyawat po kayo. Means, ayun po yung dumi. And, but minsan may mga blackheads, ganun. So, ayun, hindi po siya ibig sabihin, hindi yun effective sa inyo. Huwag kayong mag-alala kasi ganun po talaga pag gumagamit ng rejuvenating set kasi ninalabas niya po yung dumi na kailangang ilabas sa mukha nyo. So, ayun, kung tinatagyawat man kayo kapag gumagamit kayo ng rejuvenating set, huwag po kayong mag-alala kasi part po yan ng journey sa paggamit ng rejuvenating set. So, ayun. Opo, tinagyawat din po ako pero paisa-isa lang. So, ayun po. Sana nasagot ko yung mga questions. So, ayun lang lahat ng questions nyo about doon sa rejuvenating set na ginamit ko at re-review ko. Sana nasagot ko yung lahat ng mga questions nyo. At kung may mga questions pa kayo, just comment down sa comment section at sasagutin ko po ulit yan sa next vlog. Hope you like this video and if you did, please don't forget to like, share, and comment. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking new videos. See you on my next vlog. Bye!